So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So syempre nandito to ulit tayo ngayon sa Madis Bike Shop para sa isang bike check guys. First time natin magbabike check nito, napakagandang frame na to guys. Speed 1 Commander. Ayan, doon sa mga nag-request ng bike check assemble ng Speed 1 Commander, ito na, bike check muna tayo. Yung assemble soon, darating tayo dyan. Ayan. So wala na intro guys. Bike check na natin to. So guys, ayan ang ating ibabike check ngayon, oh. Bagong gawa lang nila to guys. Ayan, ano bagong gawa? Bagong assemble guys, pero meron na naman naka-reserve. Speed 1 Commander ang ating frame na yan. So yan ang ating ibabike check. By the way guys, ang price nga pala nito is 30,000 pesos. And by the way guys, meron na nga din pala silang home credit. So sa mga gustong mag-avail ng mga bike nila for installment, tumatanggap sila ng home credit dito. Ayan. So tara, bike check na natin to. Napakaganda nito, guys. Nangangatog na ako sa excitement dito, 'di ba? Ang ating frame is Speed 1 Commander. So first time ko makakakita ng ganitong frame, guys. So titingnan natin kung ano makikita natin dito. Ayan, Speed 1 Commander. Pag kinapa ko to, medyo manipis yung pagkakaano niya pag kinapa ko. Manipis, parang decals to guys. Ayan, medyo manipis. Tapos dito, parang tao yata to. Ayan o, parang may mga tao-tao na cartoon character. Ganun eh no. At dito, whatever do you want. Yata, tama ba ako? Whatever do you want or whatever you want do. Basta yun yun, whatever do you want. Kung ano man yung gusto mo. Ayan, no? At napakakinis nito guys, promise. Oh. Ang sarap imasin nito. Oh, mas makinis pa to sa mukha ko. Biglang ganun eh. No? At ito napapansin ko sa frame guys. Ang lapad ng down tube niya pakit dito. Oh. Nakikita nyo oh, ang lapad. Tapos itong top tube, nag-cross kay down tube. So ang ganda ng pagkakagawa ng frame niya. Oh. Usually kasi, si top tube, diretso kay head tube. Pero ito hindi. Kay down tube siya tumama. Ayan o. At internal cabling tayo, guys. Mukhang dalawahan to. Ayan, may bakanting isa. So, kaya may bakante yan. Kasi naka-one by tayo. Ayan o. Nawawala sa focus yung camera natin. May dumang chicks. At ang headset natin, may logo yata to. Paa. Ayan, paa. Tapos, tapered. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan, tapered. Meron siya rito, cup. Bearing cup. Tama ba tawag doon? May bearing siya cup dito, kulay asul. Ayan. At pababa. Walang design dito sa gilid. Wala talaga guys. Pag kinapa ako, wala oh. Yung pala, nandito. Ayan. Speed 1. So, first time ko mag-bike check na ang brand name ay nandito. Wala rito sa gilid. Ayan guys, kung nakikita nyo. Ayan, Speed 1. Tapos meron siya rito lalagyanan ng cage. So dyan natin lalagay yung malamig na beer. At meron ditong Janelle design. Janelle! Si Janelle ang gawa niyan. Ayan o, Janelle! Tapos sa ilalim, meron tayong makikitang Speed 1. Ayan, gray lang siya, kaya hindi siya masyadong pansinin. So, di ba? Parang low profile lang yan. Ganun lang yun. At dito sa ibabaw, asul. At meron siyang triangle dito. So, nauuso na yung ganitong design. So, bumaba na siya rito. Pampatibay daw itong triangle nito. At napakakinis, guys. Sana all makinis. At dito, may naka-plastic. Sa mga internal cabling. Yung cover. Ayan. Ang size ng frame natin ay 25. Medium. Ayan. So, medium. Tapos, may mga tao-tao pa rin dito.
At dito sa ilalim, ayan, maraming uod ng pagkaka-welding. At doon, naka-ready kung gusto mo maglagay ng FD. Ayan, dito. So, dito dadaan sa ilalim. At tingnan natin, ayun. So, tatlo ang butas dito. Ito ay sa preno. Yata. Ay, hindi. Ano to? RD. Ito, preno. Ito, siguro sa FD to. Ayan. So, ito yung ano niyang kasama. Yung mga cover nandito. Ayan. So, syempre, pag may lumabas, may pinasok. So, dito pinasok isa. Tapos, dito pinasok yung isa. Ay, may dalawang bakante. Ayan o. Ganda nito, guys. So, internal lahat to. O, ayan. Tapos, meron dito sa chainstay, lapad, o. Ayan, lapad na may commander na nakalagay dito. At, ang kable nakadaan dito, hindi na wire. Kable na talaga siya. Ayan, guys, o. Ayan. At, true axle ang ating frame. Ganda, guys, o. Siguro napapalitan to ng ano, quick release. Kasi nakatornilyo lang yung dropout niya, o. Ayan. Palagay ko napapalitan yan. Ayan. At dito, kulay blue. Wala siyang bridge. Medyo parang ano dito, flat. Ayan, o. Ganda nito, o. Bukan nito. Malaki pa yung clearance, guys. Parang palagay ko, pwede ka maglagay ng gan 2.4 dito. Lap, ano. Laki pa ng clearance, kasya pa daliri ko, o. Ayan, o. O, diba? At ultralight triple batted 7,005 frame. So, tatlong puwet ang pwedeng umupo rito. So, hindi ito 6061 alloy frame, guys. 7,005 ang ating frame. So, pa-comment na lang, guys. Kung ano masasabi nyo sa 7005 na aluminum frame. So, ngayon lang ako nakapag-vibe check ng ganyan, eh. Ano? At dito tayo ngayon sa suspension fork. Air fork tayo, guys. Ayan. Andito yung air valve natin, air valve cover, sisikipan natin. Mahirap mawalan yan. Ayan, no? At ito, manual lockout. Ayan, mayroong mga raming clicks dyan. Ayan. Alloy yung crown, alloy yung arc. Magnesium alloy yung lower. Ang stanchion niya, bakal. Palagay ko 120mm to, guys. Ayan. At sticker lang itong nakikita ninyo na Mountain Peak. Ayan, maganda-ganda to. Tapos palagay ko nasa 32. Ito, yung lower niya. Kapal yun. Quick release. Tingnan natin, kapain natin kung mayroon siyang rebound adjuster. Wala, guys. Wala siyang rebound adjuster. Ayan, o. Oh. Ang ganda nito. At doon tayo. Tingnan natin ang ating hubs. Oy! Speed 1 din, guys, ang ating hubs. Nakakulay blue. Ayan, o. Oh. Ano kaya speed 1 to? Soldier. O, kung may commander ka, dapat may sundalo ka. So, soldier ang ating hubs. Ang ganda. Sealed bearing. Tapos, quick release. Alloy. Lodi. O, di ba? Alloy yung ating hubs na yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating hubs. Tapos, stainless ang spokes natin. 32 din yan. Double wall alloy na rim. Na mayroong sticker na aero, ano to? Core. Realm 2.4. Ganda ko nagkakamali, guys. Aerobic din to, eh. Ayan. Itong rims na to. Ayan. At ang gulong natin, Maxxis Econ 29x2.20. Ayan. So, tama nga ako, guys. Kaya mong maglagay ng gulong dito ng 2.4. Kasi ang laki pa ng clearance dito. So, ready to pang trail. So, sa mga mahilig mag-trail dyan. Siyempre, sa kabila ganun din, Speed 1 Soldier na hubs, alloy, kulay blue, quick release, ayan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes, stainless spokes, double wall alloy na rim na may core realm 2.4. Guys, paki-comment naman ako kung ako ay nagkakamali. Alam ko kasi talaga, aerobic to. Ayan. At ang gulong natin, Maxxis Econ 29x2.20. Ang max PSI niya 65. Napakatigas nung, guys. O, diba? Konti ba yun ito? At dito tayo ngayon sa ating cogs. Pakinggan muna natin yung hubs natin. Ang kunat, guys. Tunog mayaman to. Ayan, o. Didinig nyo ba, guys? O, diba? Ang ganda. Kulay black. Ang tatak ng ating cogs, S-Ride. O, palagay ko S-Ride to. Ang group set. Ayan. S-Ride 11-50. Laban to sa bundok. Sa mga nagbubundok dyan, no? Ang ganda na ito. Ang RD natin, S-Ride. Ayan. Bilangin natin ng speed.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 speed. Aha, diba? Ang ganda nito. Hindi ka mabibitin dito. 20 na lang ang mabibitin dito. S-Ride RDM320. Ganda nito. Ang pulley niya standard size. Hindi yan yung electric pan, ha? Ayan. Standard din dito sa guide pulley. Ayan. Ganda nito. At ang ating kadena ay 12. May nakalagay na 12. Ayan o, 12 oh. Oo, di ba? Palagay ko S-Ride din to. Ayan. Dito tayo ngayon sa crankset. Uy, may tasbo. Tingnan natin kung tagos-tagos. Uy, walang tagos-tagos. Pasukan lang yan, oh. Oo, di ba? Pro wheel. Alloy arm. 170mm. MPL. Naalala ko ang Dota. Biglang ganun eh. Parang gusto ko maglaro ng Dota. Na chain bolt. Ayan. Alloy ang ating chain ring. Narrow wide. Kung hindi ako nagkakamali, 34 feet to. Ayan, 34 feet. At ang ating pedal, ang ganda guys. So, ternong-terno sa ating frame. Blue. Siyempre, ang pedal natin, blue din. Ano kaya to? Hard plastic? Oo, hard plastic nga to guys. Na may mga tornilyo na spikes. In speed. Ang ating pedal. Made in Taiwan. Ayun, nylon. Nylon ang atin. Silver ring. Oo nga, silver ring guys. Silver ring, Lodi. Ang ganda nito, promise. Hindi dudulas ang sapatos ko rito. Ayan, oh. At dito tayo sa ngayon sa seat clamp. Alloy, aerowick. Ayun, ganda nito. May ano, may parang ano rito, kawit. Ganda, oh. Tapos may mata. Ayan, oh. Alloy to guys, alloy. Nagawa ng aerowick. At ang ating seat post ay GX31.6. Mountain Peak. Tama naman ako. Mountain Peak tong ating seat post na 31.6, 350mm ang haba, made of alloy. At tornilyo niya dalawa. Dalawa yung clamping niya. Ayan. At ang upuan natin, short fit cell San Marco. Ayan, di ko alam kung ano ba, pero maganda to guys kasi may labasan ka ng ihi dito at may labasan ka ng utot. Hindi mo itataas na yung puwit mo. O, di ba? At dito, mapababa, lalapat na yung puwit mo rito. Makapal yung foam guys, malambot. Ayan o. Dito sa may bandang dulo, manipis. Ayan. Tapos, medyo mahaba ng konti. Ayan o, di ba o. Tapos dito, walang hiwa. Talagang nandito lang siya lahat. Malaki yung butas nito guys o. O, di ba? At dito tayo ngayon sa handlebar. Uy, oil slick idol. Oil slick, Lodi. Sagmit ang ating handlebar. Sagmit static na oil slick. Kung hindi ako nagkakamali, 800 to guys. Ang haba eh. Ayan, 800 to. Ayan, ganda. Ang ating stem, Trident GX10, Mountain Peak, ayan, na 80mm. Headset natin, syempre gawa pa rin ng Mountain Peak. Ayan. Meron lang siyang isang ano dito, spacer na 10mm. Tapos, flat yung dash cap niya. Ayan. At dito tayo ngayon sa hydraulic brakes. Camros. Ayan. So, ganda nito. Ang clamping niya guys, yung ano, yung natitiklop. So, hindi mo natatanggalin tong hand grip mo para matanggal to. Naka-silicone grip niya guys, ang lambot. O, ang lambot to. Tapos, plastic ang end cap. Ang ating shifter, S-Ride na SLM320 12 speed. Ayan, ganda nito guys, promise. Siyempre, ganun din sa kabila, Camros. Wala ka makikita kasi naka- one by. At dito tayo sa caliper. Ganun pa rin. Camros na post mount. Ayan. At 160mm na rotor. Ayan o. Oh. At dun tayo sa kabila. Ganun pa rin. Camros na caliper. Post mount. 160mm na rotor. Ang ganda ng ano niya dito guys. Ang design o. Oh. Parang may mga butas-butas. O oh, diba? Dito ganun pa rin, 160mm, 170mm na crank arm. Tapos ang ganda na itsura ng ano niya guys o. Oh. Bottom bracket, para siyang naka-press fit. Ang galing o. Oh. Ano, kakaiba. Kakaiba yung ano niya, bottom bracket. Ayun o, oh, ganun din o. Oh, no. So palagay ko guys, wala, press fit. Ayun, tama nga ako, sorry. Tama nga ako guys, press fit. Yung bottom bracket niya. Ayan o, press fit. Ang galing nito guys.
Ayun, ayun, ayun. Press fit nga talaga to, guys. So, palagay ko wala na ako nakalimutan. So, yapan uli natin to. So, ayan, guys, yung ating bike check. Napakaganda, guys, nito. Promise. First time natin makapag-bike check ng ganitong bike. Ayan, naka-press fit yung bottom bracket. Di ba? So, tapos, ano ba yung nakita ko dito? Apat yung ano, internal cabling na butas. Di ba? So, ayan, speed 1, Commander, S-Ride, 12-speed na group set. Siyempre, dito lang yan sa Madis Bike Shop. Nagkakalaga nga pala to, guys, ng 30,000 pesos. By the way, ulitin ko, tumatanggap nga pala sila dito ng credit card, Visa, Mastercard, at home credit para sa mga gustong kumuha ng bike ng tulugan. So, hanggang dito na lang, guys. Huwag kalimutan pinutin ng like. Mag-comment na rin kayo ng masasabi ninyo dito sa ating bike check na Speed 1 Commander. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod pa natin na bike check video. So hanggang dito lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo. Bye-bye!